Torpedoes, missiles deployed. Peak Navy nagpakita ng kakayahan sa anti-air warfare, Marcos full support. Sa patuloy na sitwasyon ng seguridad sa ating rehiyon, ang sandatahang lakas ng Pilipinas, at syempre ang Navy, ay kailangang maging kasangkapan, sanayin at alerto upang tumugon sa anuman at lahat ng pangangailangan na maaaring harapin ng ating bansa. Ibinigay ni Pangulong Ferdinand or Marcos Jr. na saksihan niya ang kakayahan ng Philippine Navy, PIN, na anti-air warfare sa isang pagsubok na pagpapaputok ng surface-to-air missile, SM, sa isang live na demonstrasyon sa baybayin ng San Antonio, Zambales. Sakay ng BRP Observation Vessel Davao del Sur, LDE-602, na pagmasdan ng Commander-in-Chief ang pagpapakita ng kakayahan ng SM Mistral 3 na makisali at sirain ang mga drone bilang dummy target batay sa isang senaryo kung saan ang BRP Antonio Luna ay nag-guide missile frigate. FF-151, nakakita ng unmanned aerial enemy. Sa mga kahanga-hangang modernong tampok nito, tulad ng infrared imaging seeker, advanced na pagpoproseso ng imahe, ang missile system ay magiging isang makabuluhang karagdagan sa apat na dimensional na kakayahan sa pakikidigma ng ating mga sasakyang pandagat, upang gawin itong mas epektibo, mas mabigat sa kanilang multidimensionality. Sa pangkalahatan, ang pagtaas ng sandata ng ating mga sasakyang pandagat ay higit na magpapahusay sa ating presensya ng dagat sa loob ng ating teritoryo, sabi ng Pangulo sa kanyang pangunahing talumpati na nagpahayag ng pangako ng pamahalaan sa pagkumpleto at pagtatalaga ng iba pang mga proyekto ng PIN na naaayon sa Horizons 1, 2 at 3 FP Modernization Program. Siguraduhin din natin ang parallel training at capacity building ng ating mga tauhan, lalo na iyong mga aktwal na mag-operate at maglilipat ng mga pangunahing naval assets. Pagtatapos ni Pangulong Marcos Jr. laging ginagabayan ng pambansang interes at mga demokratikong mithi ng bansa.